ang mga adults na may, may authority over the children still maintain those, pero they do, that doesn't give them license to spank, to hit their children, to treat their children in a degrading manner. Simple lang yung lagi kong sinasabi. Kung ang isang tao na gumawa ng krimen ay sinaktan ng pulis o sinuktan ng kapitbahay, di ba that yan ay punishable under our revised penal laws? Mm-hmm. Pero bakit pagdating sa bata, okay lang nasaktan sila? Eh, property ko yan, anak ko yan. Yeah, yun lang natin ang gusto nating baliin sa ating kultura. Yeah. Kaya ito lang. Ito yung gusto nating baliin sa ating kultura na may pag, may pagtingin na ang mga bata ay property ng magulang. Yes. Hindi natin property ang ating mga anak. Sila ay may karapatan din, katulad ng karapatan ng isang adult. At kung gusto natin na magpalaki ng mga batang may pagmamahal sa kapwa, may pagkilala sa batas, may magpapahalaga sa buhay ng tao, mahalagang palakihin natin sila sa isang environment na nag-nurture ng ganon. Maganda yung isang pag-aaral na si Knight ni Doc Bollett kahapon eh. Kasi ang tendency ng mga bata ay act out yung mga nakikita nila na acceptable behavior sa mga matatanda. Tina, meron talagang very disturbing development recently, and I promise to bring this out every time I have an opportunity. Recently, may isang 5 taong gulang na batang babae na pinatay ng 2 kuya niya dahil hindi sumunod dun sa kuya na 10 and 12 years old. Pinatay dahil sa corporal punishment. Binugbog. Yung 2 bata na yon, kasi nakikita ang magulang nila, ang nanay nila na sinasaktan ng tatay nila. Sila man ay pinapalo ng tatay nila. So we see here a cycle of violence.